Austin Reeves, mga idol, susundan ba ang mga yapak ni Alex Caruso dito sa team ng Los Angeles Lakers? Matapos kasi ang kanyang impressive preseason para dito sa Lakers team, ito nga si LeBron James at si Coach Frank Vogel ay walang masabi kung hindi papure dito kay Reeves. Sabi nga ni LeBron, mga idol, nanonood daw siya ng maraming basketball clip neto ni Austin Reeves nung dinraft nga nila siya. Alam nga daw ni LeBron James na magiging isang NBA player si Reeves at kaya niyang maglaro sa NBA level. Yung kanya nga raw size, shot making ability, yung mga pick and roll play, yung passing ability at mataas nga daw ang IQ na itong batang player na ito. So parang ang resemblance ni Alex Caruso nung bago-bago pa rin siya dito sa Lakers team. Parang ang may pagkakahawig sila sa kanilang style of play. Magaling sa depensa, isang playmaker at kaya rin gumawa ng sariling puntos. Diba't ganyan-ganyan nga ang ginagawa ni Alex Caruso dito sa Lakers team na ito? Kaya nga itong si Austin Reeves, susunod ba sa yapak ni Alex Caruso dito sa Lakers? Comment down below lang mga idol, ano bang opinion nyo dito kay Austin Reeves? At sa ating sunod na balita naman mga idol, ito nga si Avery Bradley ay binitawan na ng Golden State Warriors. At yan nga mga idol ay hindi nagustuhan ni Steph Curry at ni Draymond Green. Gusto nga nilang panatilihin itong si Bradley sa kanilang roster. Pero itong Warriors front office ay hindi ganoon ang kagustuhan. At matapos nga rin yan mga idol na purihin nga ni Avery Bradley ang organisasyon ng Warriors. Sabi niya nga na best organization daw itong GSW sa buong NBA. Pero matapos na nga sabihin yun ay ito, binitawan nga siya ng kanyang team na Golden State Warriors. At siguro naman mga idol, maintindihan natin kung baka si Steph Curry at si Draymond Green ay hindi pabor sa ginawang desisyon ng Warriors. Dahil ito nga si Bradley ay isa sa mga top perimeter defenders sa NBA. At malaki nga ang matutulong niya habang wala pa nga si Klay Thompson dito sa roster ng Golden State. Pwede niyang punan ang pagkakawala na ito ni Klay Thompson pagdating sa depensa. Yan at siguro itong si Steph Curry at si Draymond Green, disappointed sa move na ito na ginawa ng kanilang team. At sa ating uling balita naman mga idol, ito nga si Ben Simmons ay nagbalik na sa practice ng kanyang team na Philadelphia 76ers matapos yan ang kanyang mga ginawa dito sa offseason. At panigurado mga idol, nagkakailangan pa nga yung si Ben Simmons at ang kanyang mga teammates at pati na rin ang kanilang coach. At ito nga ang isang example, si Tobias Harris na interview at natanong sa pagbalik ni Ben Simmons. Tingnan natin mga idol. Yeah, it was cool. I mean, you know, he was out there. So, I mean, for the group, it was for us just continue on, like, integrate him in all the things we're doing and, you know, be supportive and be there and keep it pushing. That's it. So sa tono nga ng pagsasalita nito ni Tobias Harris at sa kanyang itsura ay parang hindi nga siya excited na bumalik na ang kanilang point guard na si Ben Simmons. At syempre maiintindihan naman natin yan mga idol dahil sinabi na nga nito ni Simmons na hindi na nga daw siya babalik dito sa Sixers at kung ano-ano na din ang kanyang mga nasabi. Kaya nga't ngayon ay nagkakailangan sila panigurado sa kanilang practice. At titingnan nga natin sa future kung ito bang team ng Sixers ay magkakaisa muli at babalik sa dati ang kanilang chemistry. Abangan natin niya mga idol. At doon na lamang din ay tatapos ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!